Bago ang lahat, shout out muna doon sa mga kasamahan ko sa abroad. Sa pare ko, mga kaibigan. Unang-una na kay Joey Gonzales. Ingat-ingat kayo dyan, pre. At sa lahat ng mga kasamahan ko nagtatrabaho sa abroad bilang construction worker. Huwag na nating patagalin. Pag-usapan natin ngayon kung paano ikabit ang counter hinges. Ito guys, nung una, marami akong nasirang pintuan. Dahil hindi basta-basta ito, may ikakabit ng ganun-ganun na lang. Dapat marunong na marunong at may alam dito. Sapagkat itong counter na ito, dalawang quality ito. Merong tinatawag na hydraulic. Ito yung tinatawag na hydraulic, kusang nagsasara. At meron namang manual. At tatlong size ito, guys. Merong tinatawag na C1, at meron ding C2, at meron ding C3. Ngayon, ang C1, ang mangyayari sa C1 ay 3/4. Mula dyan sa gilid ng pintuan, dapat 3/4 siya. Ha? 3/4. Ang, kasi 3/4 din yung plywood na nakalagay dyan. So, sa C2 naman ay 1/2. 1/2 lang siya. Yan, 1/2. At dyan, 1/2 lang siya. So, ang C3 naman ay plus. Pantay lang siya. Nakapantay lang sa gilid. So guys, iwasan nating magkamali dito. Sapagkat pag nagkamali ka ng bili sa hardware, imbis na C1 ang bibili mo, ang kinuha mo ay C2, nasisira ang pintuan mo. Guys, marami akong nasira nung una pa lang akong gumagawa ng kabinet dahil sa pagkabit dito. Umpisahan na natin ang pagkabit ng counter hinges sa may pintuan. Unang-una, siyempre susukatin natin. Depende sa laki ng pintuan. So, ngayon ito mga siguro ay mga ang gagawin natin dito ay mga 3 inches. 3 inches lang siya. Ayan, 3 inches. So, yung 3 inches, i-eskwala natin. Ayan. Siguraduhin natin guys na ito ay 3/4 siya. Kukuha tayo ng pattern. Pattern natin isang plywood na 3/4. Ito guys. Yan. Plywood na 3/4. Sa makatwid, ito mga 1/4. Mula dyan, 1/4, dyan tayo. Pagbutas nito, kung wala kayong machine na pambutas, ay pwede na itong 1/4 na chisel. Ngayon, dahil sa may machine tayo, ito.
guys, salamat sa inyong panonood ng aking video. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-subscribe ang aking channel. Bye-bye!